Magandang hapon sa ating lahat. Narito po update sa binabantayan nating bagyong si Karina na mas lumakas pa nga at ngayon ay nasa tropical storm category na at may international name na Gaimi. Ito ay isang salitang Korean ng ibig sabihin ay ant o isang langgam. Huli natin namataan itong bagyong si Karina sa layong 630 kilometers silangan ng Kasiguran, Aurora. May taglay itong lakas ng hangin na umaabot sa 65 kilometers per hour malapit sa sentro nito at pagbugso na umaabot sa 80 kilometers per hour. Patuloy itong kumikilos pa west northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. At kung makita natin sa ating satellite imagery, ito ay nasa karagatan pa rin at malayo pa rin ho sa ating Philippine landmass, kaya wala pa rin ho itong direct na epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Samantala, kaninang umaga nga o kanina alas 9 ng umaga ay lumabas na ng ating area of responsibility itong dating bagyong si Buchoy. At sa kasalukuyan, ito ay nasa layo ng 545 kilometers kanluran ng Iba, Zambales. At yung kanyang taglay na lakas ng hangin, umaabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot sa 70 kilometers per hour. Ito ay patuloy na kumikilos pahilaga, hilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Itong bagyong dating si Buchoy, pati na rin itong bagyong si Karina, ay patuloy yung na-enhance itong southwest monsoon o habagat na magdudulot pa rin ngayong gabi ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog dito po sa bahagi ng Palawan, Zambales, Bataan, pati na rin dito sa Occidental Mindoro, Antique at sa Negros Occidental. Doble ingat pa rin po sa mga areas na aking nabanggit dahil posible pa rin po sila makaranas ng mga malakas na mga pag-ulan dala nitong enhancement sa may southwest monsoon o habagat. Pero dito po sa Metro Manila, pati na rin sa ibang bahagi na ating bansa, ngayong gabi ay mga isolated cases na mga pag-ulan lamang yung ating inaasahan. Narito po yung ating latest track ukol dito sa binabantayan nating bagyong si Karina. Patuloy nga itong kikilos pa northwestward at babagal ho o patuloy na babagal yung kanyang pagkilos. At kung makita po natin, mananatili itong offshore or malayo po sa ating Philippine landmass for the next 5 days. At sa intensity naman ho, makita natin na pagdating ho ng Lunes ay nasa severe tropical storm category na itong bagyong si Karina. At pagdating ng Martes ay nasa typhoon category na ho ito. Kaya hindi natin naalis sa posibilidad ng rapid intensification dahil nga in a short period of time ay mas lalakas ho ito at aabot nga sa typhoon category by Tuesday. At narito naman po yung forecast location natin dito sa binabantay natin bagyong si Karina na in the next 24 hours ay nasa layo na ho itong 470 kilometers silangan ng Kasiguran, Aurora. At in the next 48 hours or by Monday, nasa 400 kilometers silangan ng Aparikagayan. At by Tuesday ay nasa 370 kilometers ng Itbayat, Batanes. Ano ho ba yung inaasahan natin pagdating sa heavy rainfall o sa lakas ng pag-ulan na dala nitong bagyong si Karina? Kung makikita nga ho natin sa ating track, no, malayo ito o mananatiling malayo ito sa ating Philippine landmass, kaya for the next 3 days ay hindi ho natin inaasahan na magkakaroon ito ng direct na epekto o magdadala ito ng malalakas na mga pag-ulan sa anumang bahagi po na ating bansa. Pero hindi ho natin nirurol out yung possibility na kapag mas lumapit pa ho siya dito sa may extreme northern Luzon or sa may northern Luzon area, ay posible ho silang makaranas ng mga pag-ulan. Kaya payo ho natin sa ating mga kababayan na patuloy po mag-antabay sa mga update na inilalabas po ng PAGASA ukol dito sa bagyong si Karina. Samantala, kahit wala hong direct na epekto ngayong araw o hanggang bukas itong bagyong si Karina, pati na rin yung dating bagyong si Buchoy, ay patuloy naman ho nilang na-enhance yung southwest monsoon o habagat. Kaya inaasahan natin na sa may western section ng Luzon ay makakaranas pa rin po ng scattered na mga pag-ulan o yung mga kalat-kalat na mga pag-ulan na may kasama pagkidlat at pagkulog. Dala nga ho ito ng habagat. Kaya pinag-iingat pa rin po natin yung ating mga kababayan sa mga banta ng pagbaha at mga pagguho ng lupa. Kaugnay nga po niya, naglabas po tayo ng ating weather advisory kaninang alas 11 ng umaga na kung saan inaasahan ho natin na ngayong araw itong Kalayaan Islands ay moderate to heavy o nasa 50 to 100 millimeters of rainfall po ang inaasahan natin na posible nilang posibleng ulan na bumagsak po sa bahagi ng Kalayaan Islands. Pero bukas, pati na rin itong Zambales, Bataan, pati na ang Kalayaan Islands ay moderate to heavy rin ang mga pag-ulan
dalangan nitong habagat. At pagdating po ng Lunes, makikita po natin, no, mas madaming areas na yung mga karanas ng mga moderate to occasionally heavy na mga pag-ulan dala ng southwest monsoon. Kasama na po dito ang Metro Manila, Ilocos Region, Zambales, Bataan, Batangas, Cavite, Occidental Mindoro at Northern Palawan. So posible nga po dyan yung mga heavy na mga pag-ulan. Kaya doble ingat at pinaghahanda ho natin yung ating mga kababayan sa mga banta ng pagbaha at mga pagguho ng lupa, lalo na sa mga nakatira sa mga low-lying areas at sa bulubunduking lugar. Pagdating naman ho sa lakas ng hangin, ano ho ba yung inaasahan natin na magiging epekto nitong bagyong si Karina? Yung pagtataas ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ay hindi ho natin nirurule out sa kasalukuyan dahil nga sa posibleng westward movement nitong bagyong si Karina. Kaya mag-antabay pa rin ho tayo sa mga update natin sa mga succeeding tropical cyclone bulletins. Ngunit, itong southwest monsoon o habagat na nababanggit ko nga na i-enhance nitong bagyong si Karina ay magdadala pa rin ng mga gusty conditions o malalakas na bugso ng hangin ngayon hanggang bukas sa may Kalayaan Islands. Pero pagdating nga ho ng Lunes, mas madaming areas na yung maapektuhan na habagat, makakaranas ng malakas na pag-ulan at malalakas na bugso ng hangin. Particular na nga ho itong bahagi ng Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Zambales, Bataan at kasama ho tayo dito sa Metro Manila. Kaya doble ingat po sa ating mga kababayan. Pagdating naman ho sa ating sea condition o sa kalagayan ng ating karagatan, sa kasalukuyan ay moderate to rough seas pa lamang ho yung ating posibleng maranasan sa karagatan. Pero dahil nga, mas lalakas itong bagyong si Karina at mas ma-enhance ito yung habagat, kaya hindi ho natin nirurule out yung possibility na magtaas tayo ng gale warning. Lalo na po dito sa may extreme northern Luzon at sa may eastern section ng northern Luzon, posible ito ay bukas po ng gabi. At dito rin sa may western section ng Luzon at Visayas, hindi rin natin nirurule out yung possibility na magtaas ho tayo ng gale warning dahil naman ho sa habagat. Kaya patuloy rin ho tayo mag-antabay sa mga coastal bulletins or sa mga marine warnings po na nilalabas po ng ating ahensya. At para po sa karagdagang impormasyon, manatiling i-like at i-follow ho kami sa aming social media accounts sa DOST_PAGASA at bisitahin ang aming website sa pagasa.dost.gov.ph. At yung po yung latest dito sa Weather Forecasting Center, ako po si Anna Cloren Horda. Magandang hapon po.